Pinalalaman ako hinggil sa aking kapatid. Isisiwalat ko lamang sa inyo kapag pinagbigyan niyo ang aking kahilingan. Ilahad mo sa akin ang iyong nalalaman at ipinangangako ko sa iyo na pag-iisipan ko kung pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Nililang mo lang pala ako sa tunay mong pagkatao. Binihayaan pala ang pangalan mo. Paano ka pa malalampasan ang hinaharap mo? Suliranin kung tinalit na ako ni Bagan. Kausapin mo si Dalma. Himukin mo siya na sumama sa iyo at magpakalayo-layo na kayo rito. Bakit natin siya tatakasan? Oo nga, binayaan. Nais ko rin malaman. Bakit mo ako nais takasan? Meron lamang akong hihilingan. Nais kong matutunan na pakikipagsagupaan niyo. Nais kong maging kasing husay niya. Ibig kong paslangin mo na si Amaya. Huwag kang mahiya sa akin, binayaan. Ituloy mo ang iyong inilalahad kay Dalang. Pagkat nais kong malaman kung talagang binabalak mo nga ba akong takasan. Hindi ko magagawa sa inyo, Dian Lamitan. Mabuti kung ganun. Pagkat ayokong mapilitang gawin ang mga bagay na binanggit ko sa iyo noon. At sa susunod, gamitin mo muna ang iyong isipan bago ka gumawa ng mga padalos-dalos na hakbang. Nagkakaunawaan ba tayo? Marami na akong naituro sa iyo, Amaya. At nais ko sukatin kung hanggang saan ang iyong natutunan. At ang tanging paraan upang malaman yon, isa pamamagitan ng isang pagsubok. Pagsubok? Hindi ba't sila ang mga dayong sumugod sa inyong banwa? Tama ka. Ang mga duwag na nagsitakas. Natagpuan sila ng isa sa mga lumad. At hiniling ko na huwag sinasaktan. Bakit mo ginawa yun? Upang mayroon tayong mapagsanayan. Huwag niyo na akong idamay sa hidwanin niyong mag-iloy. Wala akong pakialam sa inyong dalawa. Kaya't sana'y lubayan niyo na ako. Pagbigyan mo ang hiling ng hayahay, binayaan. Huwag mo na siyang isangkot dito. Pagkat sa susunod na maulit pa ito, alam mo kung ano ang mangyayari. Kaya halika na, sumama ka na sa akin, hanapin natin ang kapunuan nang sa ganon ay magkaroon ng saysay ang iyong pagparito. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Dayaw hindi ako handa. Kapag sinabi ko sa'yo ay mapaghahandaan mo ang laban, yun ang nais kong iwasan. Halika na. Ngunit dayaw! Tayo na. Tumigil ka sa iyong pag-iyak dahil mukha kang kawawa. Hindi ka maaaring humarap sa raha na ganyan ang iyong anyo. Ilang naawa kayo sa akin. Hindi ko talaga ibig gawin ito. Pinayaan, kapag ikaw na ang hara ng puod na ito at nasa sayo na ang lahat ng karangyaan at ang paggalang ng tao, papasalamatan mo pa ako sa ginagawa kong ito. Ay, magbigay galang. Magsitayo kayo. Paragayin, anong nagaganap doon? Bakit tila nagkukumpulan ng mga tao? Mahal na raha. Pinapalibutan nila ang dating hara na silingan. Hindi ko hangad ang karangyaan o ang kapangyarihan. Nais ko lamang ng payak at ligtas na pumumuhay kasama ng aking iloy. At balang araw ay makaisang dibdib ang lalaking tunay kong tinatangi. Binayaan, huli na upang matupad ang pangarap mong yan. Sapagkat ikaw may pinaglalaanan na. Kaya tiyakin mo lamang na ikaw ay makikipagtulungan sa akin. Sapagkat hindi ako manginginig saktan si Dalang, sa sandaling suwayin mo na naman ako. Nung huli, nadatnan din natin siyang inaalayan ng handog ng mga tao sa kanyang balay.
Anong tila meron kay Lingayan at hindi pa rin kumukupas ang pagmamahal sa kanya ng mga taga rito? Pagkataglay niya at tiwala at paggalang ng mga taga rito. Masasabi kong si Lingayan ang isa sa dahilan kung bakit matagal na nabuno si Mahubad dito sa atin. Pagkat nakuha ng kanyang asawa ang puso ng halos mga taga rito sa atin po. Tumigil ka sa iyong kaiyak. Pahiri mo ang iyong luha. Malipayong adlaw, punong babaylan. Malipayong adlaw, lamitan, binayaan. Narin ba ang raha? Naglilibot sa ating puod ang raha. Subalit, hindi magtatagal at babalik na yon. Kung nais ninyo siyang makita, maaari niya siyang antayin. Salamat, punong babaylan. Anong laman ng sisidlang ito, Apila? Isang mapagsik na laso na papaslang kay Amaya. Ngayon, ang kailangan na lamang natin ay maghanap ng tamang pagkakataon upang hindi maghinala si Dayo kapag biglang namatay sa laso ng Dayo Baylan. Huwag kang mabahala sa hap. Hindi tayo mag-aantay ng matagal sapagkat hindi ko maatim na makita pa ang babae ngayon sa ating dalawa. Sundan mo lang sila pararan. Kapag nagkaroon ka na ng pagkakatapang, tawin mo na ang napagkasunduan natin. Amaya! 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 Malipayong adlaw, mahal na raha. Di unlimited. May mahalaga ba kayong sadya sa akin? Wala naman. Nais lamang kayong makasama ng aking anak. Siya nga. E nung huli namin pag-uusap ni Binayaan ay tila wala siyang alam sa iyong mga balak na kami mag-iisang good kid. Huwag mo nang alalahanin yon, mahal na kapunoan. Nakapag-usap na kami ng aking anak at wala na siyang pagtutol kung sakali mang siya ang iyong piliin na mapangasawa. Hindi ba, Binayaan? Totoo yun. Wala siyang ibang hangad, kundi ikaw ay makaisang dibdib. Kaya sana, mahal na raha, si Binayaan ang iyong piliin. Huwag kang mag-alala, Dian Lamitan. Hindi naman malayong si Binayaan ang aking piliin na mapangasawa. Maraming salamat, Raha ang Haway. Mawalang galang na. Ngunit nais ko sanang magpahangin sa labas. Sasamahan na kita. Hindi na, Eloy. Kausapin niyo na muna ang Raha habang ako'y wala. Mawalang galang na. Mahal na Baylan, tulungan ninyo ang aking kasama. Iligtas niyo si Amaya. Anong nangyari sa kanya? Kasalanan ko lahat. Isinaba ko siya kagad sa isang labanan. Tinamaan siya. At ang aking hinala ay may laso nito. Amaya! Amaya! Dayo, tulungan mo ang aking bae. Baka kumapaano siya. Kumalat ng laso sa katawan ni Amaya.
ganito rin ang nangyari sa iyong ama. Ngunit nabuhay ang aking ama. Nakaligtas siya. Kaya hindi pa huli ang lahat kay Amaya. Ngunit ang lumunas kay Apusakay si Amaya. Siya lang nakakaalam kung ano ang kanyang ginawa. E paano niyang malulunasan ang kanyang sarili? Kung labi siyang mahina, wala nang malay. Ang ibig sabihin lamang nito, wala na tayong magagawa kay Amaya. Hindi na natin maililigtas ang buhay niya. Dumako na ako sa dapit hapon ng aking buhay at ang tanging hiling ko bago ko man lamang ipikit ng tuluyan ang aking mga mata ay masilayan ang aking mga apo sa tuhod, lalong-lalo na ang mayakap at mahagkan ang iyong tagapagmana. Patid ko ang kahalagahan na magkaroon ng isang tagapagmana, Uray Hilway. Kaya't makakaasa kayong hindi ko kayo bibiguin. Mabuti ang kalusugan ng aking bunso. At natitiyak ko na maaari kanyang bigyan kaagad ng panganay na anak. Na sa ganon, ay mayroon ka ng tagapagmana. Kung gayoy eh, wala nang dahilan upang patagalin pa ito. Buo na ang aking pasya. Paragahin, tipunin mo ang lahat. Pagkat nais ko nang ipahayag sa kanila kung sino ang aking mapapangasawa. Kung gayoy, tatawagin ko na ang aking anak ngayon din. Kailangang mapaghandaan niya ito. Mahal na ka. Uray. Dayang, bumuti na bang kalagayan ni Amaya? Ganun pa rin naman. Malubhang malubha ang kalagayan ni Amaya. Sa palagay namin, sandaling panahon lamang ang itatagal ng buhay niya. Amaya! Bae! Lumaban ka! Mukhang iiwan! Amaya! Naliligaw ka ba, Amaya? Kapit, anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nasasaad ka? Nakabalik na ako roon, Amaya. Ngunit nababatid ko na ikaw ay nasa matinding panganib. Kaya nagpasya akong dalawin kita upang bigyan ng lakas. Nangungulila pa rin ako sa iyong paglinsan. Sana'y narito ka sa aking tabi. Huwag ka nang mag-alala, Amaya. Marami ka namang tapat na kaibigan at mga bagong kakampi. Ngunit mag-iingat ka rin sa mga bagong kaaway na nagkukubli ang tunay ng mga kulay. Tatandaan ko yan. Kaya bumalik ka na, Amaya. Magpakatatag ka dahil marami ka pang pagsubok na haharapin. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli, Kapit. Tanggapin na natin ang mapait na katotohanan. Naaantayin na lang natin na malagutan ng hininga si Amaya. Amaya! 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 Amaya, gising ka! Anong nararamdaman mo? Masakit ba ang iyong sugat? Paano nangyari to? Kumalat na ang lasin sa buong katawan niya. Ngayon lamang pinatunayan ni Amaya na kaya niyang gumuha ng pambihira. Kung siya ay may taglay na kapangyarihan. Nakasaksi ng ganoong himala. Nagawang maghilom ni Amaya nang walang lumuluna sa kanya. Tama si Dayaw. Hindi nga siya pangkaraniwan. Hindi kaya isa siyang diwata na nagkatawang tao at bumaba sa lupa. Pakinggan niyo nga yung mga sinasabi niyo. Paano magiging isa sa mga diwata natin si Amaya gayong isa lamang siyang dayo na walang kaalam-alam sa ating lahi? Tama si Apila. Pagkat ayon kay Dayaw, dating baylan lamang si Amaya. Dapat kayong magpaturo sa kanya, Apila. Dahil hindi matatawaran ang kahusayan niya. Hindi ko siya kailangan. Dahil hindi naman magaling niyang Amaya ang pinagmamalaki niyo.
mamamatay muna ako bago ako magpaturo sa dayong yun. Inihimok ang lahat na magtungo sa balay ng Raha. Tila may kalatas mula sa Raha. Alaman natin kung ano ang balak niya ang away. Pagkat kanyang ipapahayag, kung sino ang kanyang napiling mapapangasawa. Inaasahan ng kapunuan ang inyong pagdalo. Halika na, Iloy. Samantahilan na natin ang pagkakataon nito. Tumakas na tayo at magpakalayo. Hindi mo ako maharing isama sa iyong pag-alis? Hindi mo ako makapipilit? Wala akong pakialam kung gusto mong layasan si Tian Lamitan. Hindi lamang si Tian Lamitan ang aking naistakasan. Pagkat ang dahilan ng aking paglayo ay ang hangarin ng aking tunay na Iloy na papangasawa ko ang Raha. Hindi ko ibig na papangasawa ang Raha. Wala akong pagtangi sa kanya, Iloy. Ngunit nagbanta si Tian Lamitan na kapag siya'y sinuway ko ay mapapahama kayo. At ayoko mangyari yun. Pagkat nangako ko kay Amaya na ililigtas ko kayo sa anumang uri ng kapahamakan. Kaya't nagsusumama ko sa inyo, Iloy, sumama na kayo sa akin. Halika na. Puntahan muna natin si Agang at si Pingas pagkatapos nun ay maaari na tayong umalis. Balak kami kumakas? Sino kaya ang napili ng ating Raha? Wala naman ako nababalitaan na mayroon siyang kasintahan. Hindi kaya isang binukot mula sa ibang banwa, upod? Makaaroon na tayo ng bagong Hara. Ngunit, sino kaya siya? Tila nabagabag ka sa kalatas na iyong narinig. Pagkat batid ko kung sinong pipiliin ni Angaway bilang kanyang kabiyak. At walang iba kundi si Binayaan, na anak pala ni Tian Lamitan. Kapag nagkatotoo ang iyong tinuran ay tiyak na higit na magiging matayog ang katayuan ni Lamitan dito sa ating puod. Nababagay lang naman talaga sila sa isa't isa. Kapwa sila manlilin lang. Kapwa sila hindi karapat dapat magkaroon ng mabuting kabayak. Kaya nararapat lamang na magsama sila. Mga lapastang kayo! Hindi! Iloy! Hindi ba binalaan na kita tungkol dito? Talaga sinusubukan mo ako! Sinusubukan mo ako! Hindi mo niyo ako! Nagtatang kang tumakas ang hayahay na yan ng Panginoon. Kaya ipasok niyo siya sa loob at bantayang mabuti. Wala akong ginagawang masama! Bitawan niyo ako! Maawa kayo sa akin! Tian Lamitan! Bitawan niyo ako! Halika na! Napakasama ninyo! Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa niyong pananakit sa aking Iloy. Ugit ka! Kapag tumakas ka pang muli, hindi lamang yun ang matitikman ni Dalma mula sa akin. Naiintindihan mo? Pumapayag na ako sa inyo, Nais. Pangako iyan. Mabuti kung gano'n. Tamang-tama. May ipapahayag ang Raha mamaya. At malaki ang hinala ko na papangalangan ang kanya bilang mapalad na babaeng napili niyang mapangasawa. Kaya mag-ayos ka na ng iyong sarili. Magpalit ka ng kasuotan at magpaganda ka. Pagkat nais ko na ikaw ang pinakamagandang babae at humanga sa iyo ang lahat ng paparoon sa balay ng Raha. Kapag ipinapahayag na ikaw na ang susunod na magiging hara ng puod na ito. Dalang, ano ka ba? Kailan ka ba matututong lumaban sa lamitang yun? Tuwing mag-aharap na lang kayo, ikaw na lang palagi nabubugbog. Wala akong pakialam kung ako ang masaktan. Ang inaalala ko ngayon ay si Binayaan. Aba, tila na iba ang ihip ng hangin, Dalang. Akala ko ba, tuluyan mo nang tinalikdan si Binayaan? Agang, nabatid ko ang binabalak ni Lamitan sa kanya. Nais niyang mapag-isang dibdib si Binayaan sa Raha upang tumayog ang kanyang katayuan sa puod. Kahit alam niyang walang pagtangi si Binayaan kay Rahang Away. Batid ko, nagmamalasakit ka pa rin kay Binayaan sa kabila ng lahat.
Nauunawaan ko na nag-aalala ka para sa kanya. Subalit, tayo'y mga hayo-hay lamang ng Raha. Ano magagawa natin upang mailigtas si Binayaan? Ako rin ang nag-ayos sa iyong umbo, Marikit, noong siya ay nakipag-isang dibdib kay Raha Manggubat. Tandang-tanda ko pa ang araw na iyon. Gaya mo, ay malungkot din siya pagkat wala siyang pagtangi sa Raha. Kahit na anong pakiusap ko kay Dian Lamita na ayaw niya akong pakinggan. Ang tangin naman ang kanyang isip ay ang buhay na kanyang matatanggap. At ang matayog na katayuan na kanyang matatamasa kapag napangasawa ko ng Raha. Inilahad sa akin ang iyong dadamantal, ang iyong kwento. Sumasang-ayon ako sa lahat ng kanyang binanggit. Dapat hindi ka na talaga bumalik sa iyong tunay na iloy. Pagkat lahat ng taong dumidikit sa kanya ay nasisira ang buhay. Ang iyong umbo Marikit, ang iyong dadamantal, at ngayon, ang sarili mong buhay. Huli na ako pang magsisikaya. Pagkat hindi ko na matatakasan ang kasawiang palad na ito. Labis lamang akong nalulungkot pagkat pakiramdam ko'y ako na lamang ang nag-iisa at walang kakampi. Hindi ka nag-iisa, Bae. Narito kami ng iyong dadamantal. Ituring mo kaming iyong kakampi. Malakas na ako, Dayaw. Kaya't nais kong ipagpatuloy natin ang ating pagsasanay. Ibang-iba ka talaga sa mga babaeng na kilala ko, Amaya. Kamuntik ka na mamatay sa pagkalason. Ngunit heto ka't ibig mo pa rin ipagpatuloy yung pagsasanay. Ganyan ako kauhaw sa kaalaman. Sapagkat naniniwala ko na dapat hindi tumitigil ang pagpapaunlad natin sa ating sarili. Iisa lang ang ating paniniwala, Amaya. Kaya pumapayag ako sa iyong kahilingan. Kung ganun? Kailangan kong may malaman. Ibig kong magtungo ka doon. Ginamit mo ba talaga ang laso na binigay ko sa'yo sa pagpaslang kay Amaya? Oo. Ginawa kong yung bilin. Ngunit, bakit buhay pa ito? Bakit ako tinatanong mo? Ginawa ko naman ang mga pinapagawa mo sa akin. Baka ang iyong laso nang hindi mabisa. Minamaliit mo ba ang kakayahan ko, Sakab? Kailangan malaman natin kung paano nagawa ni Amaya ang pambihirang bagay na ito. Kailangan malaman ko kung may taglay ba talagang kapangyarihan si Amaya. Napakadali mo magtiwala, Amaya. Yan ang pagsasamantalaan sa'yo na iyong mga kalaban. Kaya dapat mag-ingat ka sa kung sino man ang iyong pagkakatiwalaan. Nauunawaan na kita ngayon, Daya. Kaya tulungan mo na ako. Bahagi ito na iyong pagsubok, Amaya. Kaya humahanap ka ng paraan upang makaalis sa hukay na yan. Dayaw! 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 Huwag mo akong iwan dito! Ako'y nagagalak at kayo'y nagtipon-tipon upang marinig ang aking ipapahayag. Itong mga nakaraang araw ay aking napagtanto. Nakakailanganin ko ng isang taong makakatuwang ko sa pamumuno dito sa ating puod. At kakailanganin ko rin ng isang babaeng makakapagbigay sa akin ng tagapagmana.
Kaya't hindi ko na ito papatagalin pa. Pagkat batid kong nais yun na malaman kung sino ang babaeng aking napiling mapangasawa. Nais ko nang ipakilala sa inyo ang babaeng iyon. Siya'y walang iba. Pwede silingayan. Masyado mo ako pinahirapan, Dayaw! Dayaw! Nakuha kita! Nasaan ang kasama mong lalaki? Hindi ko sasambitin sa inyo kung nasaan siya. Hindi ka pa marunong mangamba! Hindi mo managitan na pakarami namin at ikaw ay nag-iisa! Hindi ko ipagkakaanulo ang tao nagligtas sa buhay ko. Ano ang nasok sa isipan mo upang piliin ang isang balong katulad niya? Kaya kapag-isipan ko lamang na kung silingayan ang aking mapapangasawa, makukuha ko ang pagmamahal ng aking nakaotan. Tunay na kay inam ng iyong naging pasya. Paano ko ipahahayag ang aking pagtanggi gayong batid kong sa sandaling ipahayag ko ang aking pagtutol? Tiyak kong pag-iinitan naman tayo muli ni Angaway. Hindi nila maaaring tulan ang aking nais. Pagkat sa sandaling biguin ako ni Lingayan, paparusahan ko ng kamatayan ang kanyang mga tagapagmanang ko. Nais ko ipagpatuloy natin ang pagsasanay. Kung yan ang paraan mo upang hubugin ako, upang maging magaling na mandirigma, gagawin ko yan. Magpahinga ka na muna, lalo na't may tungkulin ka na kailangan gampan ng bukas. Tungkulin? Hindi nagtagumpay si Dialamitan sa kanyang nais laban sa akin. Salamat at dininig ng mga diwata ang aking mga panalangin. Nagambala ko ba ang pagbubunyi ninyong huwag na mag-ina? Narito ang mga titik sa baybayin. Hindi ako papayag na si Amaya ang sisira ng ating kaugalian at paniniwala. Ah? Ah? Eh? Wagon ka!